Kung tumatakbo yung sasakyan at biglang sumindito, ano nga ba ang dapat gawin? Kung magagawa niyong huminto, hinto niyo muna at tingnan niyo kung hindi naputol yung belt niya. Pag naputol kasi yan, problema yan. Hindi lang charging system yung puro problemahin niyo, mag-iinit din yung makina niyan dahil yung water pump kasama dun sa belt niya. Pero kung nandun pa naman yung belt, ibig sabihin yan, charging system lang yung nagka-problema. Pag charging system lang ang problema, ganito lang yung dapat yung gawin. Magandang araw mga kabayan, si Kuya Bong po. Meron nga palang dumating na sasakyan ngayon. Ang problema, ayaw kumarga. Ang isa pang problema, itong sasakyan na to, naka-schedule na para sa mission ngayong araw na to. Nagpe-prepare na sila para umalis nung pinaandar nung driver, nakasindi yung warning light ng battery. Kaya dinala dito sa workshop. Ang sabi ko naman, sige ka ako, titingnan ko muna kung carbon brass lang yung sira. Dahil ang karaniwang nasisira talaga sa amin dito, yung mga ganitong trouble, carbon brass. Dahil nga laging nalulubog sa tubig, pag yung tubig ay may mga putik, pag nalagyan ng putik yon, pag natuyo, nag-i-stack yung carbon. Kaya ang sabi ko, titingnan ko muna. Pag yun lang yung sira, sandali lang kako yan. Intayin na kako nila, bigyan lang kako ko nila ng isang oras. Madali lang naman itong problema na to. Karaniwang-karaniwan ng problema yan sa alternator. Pero ang i-share ko naman, kung sakasakali na nasa biyahe kayo, tumatakbo yung sasakyan, at biglang nag-warning light yung battery indicator, kung ano yung dapat nyong gawin. Pero gagawin ko muna itong sasakyan. Dahil iniintay nila. Sabi ko, isang oras lang ako eh. Ito ang problema nito. Mabuti nga lumabas ang sira hangkat nandito pa sa amin. Ang sabi ko, isang oras lang. Pero pag tama yung kutob ko, sandali lang yan. Ito yung tatanggalin ko. Yan yung alternator. Maganda pa naman ang ikot ng bearing. Tahimik pa. Kaya pag carbon lang, hindi ko nabubuksan yan. Ito lang naman yung kailangan tanggalin yan. Makikita niyo yung carbon brass niyan. Tanggalin natin. Sana nga carbon lang. Kadalasan naman yun lang ang nasisira dito sa alternator. Dito sa amin ah. Dahil nga madalas nalulubog sa tubig. Ito na yung brass holder. Nasa loob niyan yung carbon brass. Kapag dito lang ang problema, sandali lang yan, hindi aabuti ng isang oras yan. Dito nga lang, istak yung isang karbon. Ayan o, nakalubog yung isa. Kadalasan pagka stack lang ganyan, nakukuha naman sa pokpok. Dahil yung holder niya, plastic naman yan. At yung carbon, hindi rin naman kinakalawang. Kaya lang nag-i-stack yan, dahil doon sa maduming tubig. Pag natuyo, nag-i-stack na yung carbon. Lalo pag kayo may putik yung tubig. Pag natuyo yun, stack talaga yan. Okay na. Yung haba na yan, kung titingnan parang maiksi na. Pero matagal pa yung aabutin yan. Ito nga pala yung teknik ko pag kayong sobrang higpit. Pinausad ko yung busing nito. Dahil nung tinanggal ko, sobrang higpit. Pagkakabit nun, napakahirap isentro yung tornilyo nun. Kaya kailangan umusad yung busing. Mapapansin nyo dyan, may marka na umusad yung busing. Pagka ganyan, madali nang ikabit yung alternator nyan. Testing na natin. Anong oras na kaya? Wala pang isang oras. Okay na.
Mabuti naman yun lang sira. Dahil kung maingay na rin yung bearing nun, problema yon. Magtatagal sigurado pag-repair. Dahil kailangan buksan. Pag carbon lang, sandali lang talaga yan. Nakaalis na nga pala yung isang sasakyan na may problema sa alternator. Ibang sasakyan na to. Pero ipapaliwanag ko na lang kung ano nga ba yung dapat gawin kung tumatakbo kayo at mapansin nyo biglang sumindi yung sa warning indicator ng battery. Kung magagawa nyong huminto, hinto nyo muna at tingnan nyo kung hindi naputol yung belt nya. Pag naputol kasi yan, problema yan. Hindi lang charging system yung puro problemahin nyo, mag-iinit din yung makina niyan dahil yung water pump kasama dun sa belt niya. Pero kung nandun pa naman yung belt, ibig sabihin yan, charging system lang yung nagka-problema. Pag charging system lang ang problema, ganito lang yung dapat yung gawin. Unang-unang dapat gawin, patayin nyo yung aircon kung naka-aircon. Dahil pag hindi kumakarga at naka-aircon pa kayo, madaming kumukonsumo ng kuryente. Yan lang ang technique dyan, para makalayo-layo pa. Kung gabi naman, i-minimize nyo lang yung gamit ng kuryente. Kung nasa lugar naman kayo na maliwanag, na kayang tumakbo ng walang headlights, taillights lang, ganun na lang muna, para makalayo-layo. Pag kailangan ng headlights, mag-headlights kayo. Dahil pag gumagana lahat yan, halimbawa, hindi nyo napansin, naka-aircon pa rin kayo, hindi makakalayo yung sasakyan, titirik yan. Dahil yung air condition, malakas kumonsumo ng kuryente yan. Dahil gagana yung blower, gagana yung compressor, at pati yung pan, kasama yan. Yung pan naman, pag malamig pa makina, automatic naman yan, hihinto. Pero pag naka-air condition ka, tuloy-tuloy din ang gana ng pan yan. Kaya pag naka-air condition, mas maraming kumukonsumo ng kuryente. Kaya yun lang ang tip ko. Pagka biglang sisindi yung warning indicator ng battery, ibig sabihin yan, hindi nagcha-charge. I-minimize lang yung gamit ng kuryente. Ang unang-una dapat, patayin yung aircon. Hanggang dito lang muna mga kabayan, at sana nakatulong yung video natin doon sa mga magkakaroon din ng mga ganyang problema. Okay, Onek, pa-uwi na. So, you're going home now? Yeah, I'm going home. It's already time. Okay, see you tomorrow, Onek. Thank you. How was your day? Say hello to Lina and Ruth. I will. I said I'm missing you so much. Oh. So, I believe this week. Ruth said? Lina. I thought Ruth. Lina okay. Said, why? Maybe they didn't come to visit us. Okay, no. Saturday. On Saturday. Yeah, okay. Okay. Thank you. See you Enjoy tomorrow. Your time. Greet those of Mamanas. Okay. Yeah, send our greeting to them. Okay. Thank you, Anik. Thank you, bye-bye.